Kumusta? Ako si Marcelo Santos III at hindi ito ang Hugot Marcelo Podcast. Welcome sa newest episode ng Siligang sa Gabi. Intro. I am your friendly Jed Setter Jed. And I'm your medyo chubby friend, Eat Girl Isha. At kung gusto nyo ng may kukwentuhan, my name is Mike and welcome to Siligang sa Gabi. The Podcast. Madlang people! Hello! Oh, hello! Ka-okras all over the world! Madlang people! Yes naman! Ito na ang episode 139 of Siligang sa Gabi. Oh my God! Oh my God! Ha, konti na lang. Episode 143 na. Ha, oh ready na ba lahat? Kami hindi pa. Kami hindi pa ready. Wait lang. Kailangan yung mag, post-prod after nito. Totoo. Kailangan mag-meeting. Welcome sa ating weekly tambayan as online barkadas. No, ha? If it's your first time on the pod, welcome. Ako po, si Jed. Kasi baka maguluhan sila, hindi tayo nag-intro. Hi Jed! Nagkakatono na. Nagkakaslang na. Nag-i-English na. Ako po si Jed Marvale. Yeah. Kasi ang daming English dito, hindi ko na kinakaya rin minsan. Minsan nga nagde-decline ako ng mga invitation kasi ayoko mag-English. At syempre kasama natin si Isha at si Mike. Hello! Yes. Hello! Madlang people, mabuhay ulit. Alam ko excited na sila kasi may narinig silang boses na kakaiba sa intro natin. E bago lahat naku, yan. Yes. Hulaan muna nila kung sino yung guest. Kahit nag-intro. Hindi ba na-reveal? Mystery pa ba? Tawang-tawang sa mga ganyan, yung parang sa YouTube, sasabihin, Uh-oh. Hulaan nyo kasi nang guest natin today, pero nasa thumbnail. Pwede ba? Tigilan nyo nga ako. Ganun. Di ba nakakatawa? So alam nyo naman na nandyan ang ating guest for tonight. Pero before yan, invite mo na natin sila na mag-follow dito sa Spotify, dahil as of recording date, may ka-okra challenge tayo na ongoing. Meron na tayong 5,638 mm-hmm. followers on Spotify. Nako ha, bumagal ha. Kasi nga sabi natin, pag umabot ng 10,000 to sa end of August, twice a week na tayo mag-upload. So, yes. Kami naman ay ready yes. na. Parang hindi kayo yung ready dyan. So, tingnan natin yan. But anyway, huwag natin patagalin. Simulan na natin ang ating usapan tonight. Ipakilala na natin ang ating special guest. Wow, change ng mood. Change ng modulation. Yes. Siya ay host ng isa sa mga top podcast lang naman ng Pilipinas. Yes. Hindi mo kaya. Naglalaro lang yan sa top 3, yung podcast. True. Kaya grabe rin po ang kaba namin dahil parang, okay. Totoo. Number 3 siya, ganyan. Number 2, ganyan. So, isa din tong content creator since 2009. So, ganun kalala yung body of work niya. As in, 2009 pa siyang content creator. At isa rin siyang best-selling author ng mga novels at mga books, no? Naging pelikula ng Jadeen, ang para sa Hopeless Romantic. Di ba kasama si Inigo? Yes, with Inigo and Julia Barreto. Bakit yan? Ang big time niya. Tapos parang 2009, nagre-reklamo pa ako nun sa buhay. Tapos siya, ang dami na niya nagawa. Ako din. True. Diba? Pero para sa akin, ito talaga yung isa pinakamasakit niya na isulat. Kasi masakit magsalita ito eh. Mapanakit. May sinulat siya. Grabe. Mike, baka makarelate ka dito. Mahal mo siya, mahal ka ba? Ha? Di ba sakit? Ang sakit. Please welcome to the pod ang nag-iisa at walang kaparis ang Hugot King himself with 14 plus million followers on social media. Isang legit ka-okra at isa ng Patreon pa. Let's welcome Marcelo Santos III. Hello guys. Hello. Hi Marcelo. Sa wakas, natuloy din. Grabe naman yung intro. Ay, oo, ganun talaga kami dito. Akala mo hindi ka napapasok, no? Akala mo hindi ka napapasok. Saan mo ng intro? Ang haba ng intro eh. Sama ng intro, akala mo ending na. Credits na yun. Hoy, kamusta? Okay naman ako. Busy-busy sa buhay, sa trabaho, ganyan. So, nakakalimutan na yung sarili. Pero ganun talaga. Ay! Ang aga. Ayoko na.
legit yun, legit. Totoo. Uy, if you don't mind me asking, may, ano yung day job mo? Like, may sarili ka bang iba pang work aside from being content a content creator? Wala na. Ayun talaga. Kasi full-time. Full-time content creator? Pero 2009 kasi, third year college ako nun. Third year college. Kasi baka akala nyo sobrang tanda ako na ganyan. Hindi! Ano ka lang? Early 30s. Tama ba? Hanggang ngayon ba? Third year college ka? Hanggang ngayon, third year. Hindi pa rin ako nakaka-graduate. Hindi. Grabe yung mic time. Marcelo, pasensya na kay Mike, ha? Actually, inaabangan ko yung banat ni Mike. So, niready ko yung sarili ko. Banatan mo! Sige, sagot ka. Hitayin mo ko. Si Marcelo ang nakaka-observe nito na ang bastos ng branding ni Mike. Siya talaga naka-discover. Hindi kasi, habang nakikinig ako sa inyo, diba? Tapos, okay na, parang ganyan. Tapos bigla siyang babanat. So, parang normal na lang. So, nakakatawa naman. Okay. Akala ko offensive. Akala ko offensive. Hindi, okay lang. Ang polite ni Marcelo doon. Totoo. Hindi, ano yun, 2009 ako nag-start. Tapos, ang nag-work ako after ko makagrad, 2011 ako nag-graduate. Graphic artist ako sa DepEd. Tapos, ayun, namulat ako sa mundo ng gobyerno. Nag-resign na ako. Yung may mga nakikita ako ng mga bagay-bagay, ganyan. Nag-resign ako. Tapos, nag-work naman ako sa Star Cinema. PBS ka pala! 2012 yata yun. Or 2013. Sabay tayo! 2012 din ako! Nag-abot-abot tayo! Ka? Kasi 2011 ako eh. Ang galing! Social media marketing specialist ako ng Star Cinema. Tapos, yung hinawakan naming movie. First movie ng Katniel. Must Be Love. Mm-mm. Tapos, yung Four Sisters and a Wedding. Tuhog. At saka, okay. Yung kay Coco Martin. Tsaka kay A Moment in... Hindi, iba pala yun. Kay Sarah Julia, pala yun. Julia, tsaka Coco. Julia Barret. Montes. Julia Montes. Yun. Oh my tapos, God, baka may posibilidad na nagkasabay-sabay tayo sa elevator tapos hindi natin alam. At saka nagkasabay-sabay tayo kumakain sa loop or bumibili sa loop. Oo. Matagal na pala natin nakita to. Or baka sabay-sabay din tayo nag-CR. Or hindi. Or nagkabangga-bangga tayo sa Christmas party. Totoo. Nanalo ka ba ever sa Christmas party? Yung kay Miss Chris Aquino, yung pa-Christmas something niya. May ganun siya sa mga Hindi kayo invited? Hindi. Wala kayo na. Hindi kayo invited doon. Parang sakit. Parang iba-ibang sakit siya. O, di kayo na close na Queen of All Media. Bakit kayo hindi kayo invited? Ay, sakit na hindi kayo invited. Sa'yo naman. Yeah, o parang nanalo yata ako 5K. Eh, hindi. Yung pambato namin dito, 100K na panalunan sa corporate Christmas party. Ah, talaga? Sino? Oo, 100K. Si Isha. Hindi ka invited? Charot na yung paano mga invited siya doon? Tayo lang yung invited sa party. Malay mo, ako yung sponsor, no? Oo, grabe ka. Joke lang. Anyway, namin to, dream collab namin to, masabi lang namin sa'yo, dream collab namin to, lalo na nung nakita ka namin sa Spotify event. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Nalala mo ba kami? Kami yun, ha? Bako. kayo yun yung naghahanap ng yung naghahanap ng title tsaka singer. Ay, oo. Kayo ba yun? Invited ba kayo doon? Lahat na umatend doon naghanap ng title at singers. Oo. Grabe kami, siya. Invited daw ba tayo doon? Grabe to, Marcelo. Hoy, at least invited talaga kami doon. Hindi kami sa likit-kit. In fairness naman. Actually, binraso. Nagpa-invite kami. Tsaka kinakabahan niya kami dun sa pagpasok kasi baka mamaya wala yung names namin. Oo, kinabahan ka. Nakakahiya. Mag-isa ka lang. Meaning ba, pati yung mga episodes mo, ikaw nag-i-edit? Ganun? Oo, ako lahat. Script, record, edit, promote. Ay, hirap. Hirap pag ikaw lang talaga. Ang galing. One man. Totoo naman. Pero nasanay na ako. Mas gusto ko yung ako na lang kesa
asa ko pa sa iba, baka... Yan. Ay, lumungkot. Grabe naman. Ayoko na. Alam mo, i-invite natin palagi si Marcelo. Invite ka namin palagi si Pero ikaw rin mag-edit nito, ha? Ikaw na mag-edit nito. Actually, mag-a-apply ako sa inyo. Pero yung podcast mo kasi, ano si Marcelo, yung podcast episodes niya, may ikli, pero multiple episodes kasi siya per week. Di ba sabi niyo mag-twice a week kayo? Depende, may ongoing challenge kasi kami sa mga ka-okra. Pag may 10,000 followers, oo, try namin mag-twice a week. Kasi hindi rin namin sure yung editor namin kung kaya niya pa mag-twice a week. Simulan na natin ang kwentuhan dahil nakilala natin si Marcelo na slide. Ha, hindi pa tayo nag-start? Hindi pa nag-start. Intro pa lang to. Wait, next part na to. Totoo. Part 2 episode na to. Alam mo itong episode natin ngayon. Feeling ko kay Marcelo, ano na to? Upload na niya isang buwan. Sobrang haba. But anyway, ito na. Ibabagsak ko na ang word of the night. Dahil nandito si Marcelo, ang word of the night natin ay... Bitaw. Yan. So, ano tayo ngayon? Bitaw. Iba ang mood natin. Ibang mood, pero ang ingay-ingay. Down. May mga kuligling. Hindi naman. Oo, serious tayo. Ano, campfire, ano to, stories. So, ang unang question ko sa inyo, ihuhuli natin si Marcelo, mauuna muna tayong tatlo. Ang unang question ay, ano recently ang mga feeling mo na binitawan mo na sa buhay? Oh my God. Kasi may kilala ko dito na ano eh, na grabe yung pagka-recent. Gusto mo bang mauna, Mike? Pwede bang, ano, pwedeng si Mike na lang sumagot ng tanong ngayon. Kasi sa kanya lang huwag. Totoo. I think ikaw ang una. I think press con ito. Press con with Marcelo. I-share mo na yan. Press con po ito sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. At sa ating mga tagapakinig, ano? Oo. True. Ang biru-biruan po na wala akong trabaho ay nagkatotoo. Nagkatotoo na po, finally. Oo. Totoo po ang kasabihang be careful what you wish for because you just might get it. Pusikat lalsiyar. So I guess ang isa sa ano binitawan kong ano ngayon, major ano roles is ang aking corporate role. Tayo po ngayon ay jobless. Tayo po ay jobless. Kami yung jobless. Tayo po ay magso-soul searching kahit hindi naman super soul search. Tatry natin mag solo travel but that's another story to tell. Totoo. Pang next episode 'yan. Yes. So si Mike ay ano, wala na sa Kumu. Just in case nang baka mamaya may maghanap sa iyo doon, 'di ba? Yung mga ganyan. True. So, yung mga kliyente ko po na nakikinig. Finally mabebenta niya yung podcast sa mga kliyente. Sana naman Mike. Baka naman Mike, no? Pakiabangan po yung personal email ko. Mag-i-email ako sa inyo. So si Mike trabaho ang binitawan lately. Ako feeling ko, yung recently na nabitawan ko, na hindi sinasadya, some friends and friendships, feeling ko ganun. Ah, talaga? Oo. Names. Hindi ako maniniwala. Nag-enumerate. Hindi kasi, di ba, may mga times sa parang... Pag gusto mong, ito natutunan ko sa ano, sa How I Met Your Mother. Pag gusto mong i-keep yung mga tao sa buhay mo, you make an effort para makonect sa kanila, makipag-usap sa kanila. Mm-hmm. But nare-realize ko sometimes na ako mismo, hindi naman ako as effortful as before. Lalo na yung mga dati ko pang, yung mga friends from way back. From so feeling ko, oo, parang hindi ko na sila masyado nakakausap or yung mga from college, ganyan. So feeling ko, unintentionally, may mga nabitawan akong friendships na hindi naman, yun nga, hindi sila sadya. Pero I think sometimes sa buhay, di ba, you outgrow things, people, and friendships, yeah. Di ba, parang ganyan. So yun, lalo na nag-move ako dito kasi nag-iba talaga yung mundo. Ay. Parang ganun. Oh, ikaw, Isha, ano ang binitawan mo lately? Pero alam mo, dudugtuhan ko sinabi mo na you do that, that's when you realize kung sino yung gusto pang makasama kasi pag napansin nilang di mo sila kaya kausap, sila yung parang,
sila ba ilalapit sa'yo. Tapos yun yung nakakatuwa kasi parang, it means na parang naramdaman nila sa life. Na walang presence mo. Gusto kanya sa life niya. Hindi pwedeng ikaw laging nagpaparamdam ganun. Hi, this is Shannon Storms-Bedore, Real Housewife of Orange County and entrepreneur. When my company, Real for Real, started selling our health products online, we really struggled to find a way to ship our orders out quickly and without error until we started using ShipStation. ShipStation's simple dashboard makes it easy to automate shipping tasks and effortlessly manage your orders from every marketplace, including Amazon, Etsy, Shopify, and more. Print shipping labels, easily compare rates and delivery times, and take advantage of discounts up to 84% off USPS and UPS rates. And with enterprise solutions that make warehouse optimization easy, ShipStation scales when your business does. No wonder 98% of companies that stick with ShipStation for a year become customers for life. Spend more time growing your business and start automating shipping tasks with ShipStation. Go to ShipStation.com/audio today and sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com/audio. Hey there, Kat Eidegel here, dropping in to invite you to come listen to another podcast of mine called It's Just Like That After 30. Whether you're a Sex and the City fan like me or not, I'm pretty sure you'll pick up a few valuable life and love insights on the podcast, where I break down and share my thoughts and feelings on And Just Like That, the running sequel of Sex and the City. Catch a new episode of It's Just Like That After 30 every Saturday on all streaming platforms. Ayun. Tunungan na lang. Wala akong binitawan eh. Wala akong binitawan. Ay, ako may alam ako na binitawan mo. Ano to? Yung lato-lato? Lato-lato, binitawan ko na. Sa mga nangungulit po, hindi na po ako naglalaro. Dahil ang tagal po naghilom ang aking pasa at binitawan ko na po ang lato-lato. Ah, sige. Pasado na yung answer mo. Ikaw, Marcelo, ano ang recently na binitawan mo sa buhay? Marcelo, dahan-dahan na. Baka naman maiyak kami. Hindi. Ano, light muna. Light. Sige, go. Light muna, tapos yes, padulo na yung ano, medyo mabigat. Hindi, ano, sa akin. Hindi na akong tissue, binitawan. Bumitaw na ako dun sa mga may utang sa akin. Huwag mo silang bitawan. Singilin mo silang. Ang hirap maningil. Hindi na ako magbabayad kay Marcelo. Ito po ay isang malaki announcement. Sa lahat na may utang kay Marcelo, malaya na po kayo. Actually, pinapalaya ko na kayo. Kasi naniniwala ako na yung ano, yung closure, ikaw na lang magbibigay sa sarili mo. Yun. Bayad na kayo, paid na kayo. Hindi, ano, kasi alam mo yung may mga mangungutang kasi gusto mong tulungan, di ba? Tapos, totoo. Hindi ka naman nila. Tapos, pag kailangan mo na, kailangan mo pang mag-explain bakit mo sila sisingilin. True. Ikaw pa ang nagbebeg, di ba? Ikaw ang nagbebeg na bayaran niyo na ako, parang ganun. Oo. Totoo yan. May nangutang nga sa akin, parang nasa 30,000. Tapos, friend ko yun, na-friend ko siya. Tapos, hulugan, 1,000 per month. 1,000 per month? Oo, tatlong taon ko pang bibit-bitin tong bigat na to. Kaya pinalaya mo na, binitawan mo na lang. Actually, yung ayun yung mga inspiration ko sa mga content ko, yung mga hindi nagbabayad sa akin. Nako, makinig kayo. Ano? Sa mga may utang kay Marcelo, nako. Mag-change yung tingin mo sa ano, sa mga art cards si Marcelo pag nakita mo na ano, utang POV pala. Utang pala yung episode 28 ko, ganyan. Hindi, I mean, bukod doon, yung parang, tulad nga sinabi mo, yung mga ano tao sa buhay mo, parang isa lang yun, isang part lang yun. May mga, may mga tao kasi na dahil people pleaser ako, kapag ako yung nasaktan, kahit ako yung naagrabyado, dahil friend ko sila, dahil kamag-anak ko, ganyan, kailangan mong patawarin, kailangan mong, alam mo yun, parang i-deal yung nararamdaman mo na kailangan mo na lang hindi mo na lang harapin, parang ganyan, kahit nasasaktan ka na. Mm-mm. Hanggang sa napagod ako, tapos parang sa sobrang pagpiplease ko sa iba, nakakalimutan ko na yung sarili ko. Yung respeto sa sarili,
yung bigat na iniwan ng hindi lang dun sa simpleng ginawa niya eh, kundi dun sa pagpatong-patong ng mga taong nanakit sa'yo, taong nag-agrabyado sa'yo, yung mga taong nag-disappoint sa'yo. So, true. Nagpatong-patong siya kasi sobrang bigat na. Kung hindi ako bumitaw, siguro hindi ko na kinaya ngayon. Ah. Yeah. Uy, oo nga, no? Parang kasi diba yung life experiences, ano siya, nag-accumulate. Either totoo. Good or bad. So, yeah. Parang ano, i-select mo talaga or i-decidean mo kung alin yung iiwanan mo, alin yung bibitawan mo as you go through which life. Ones diba, you parang yeah. Totoo. Grabe naman yun. Yeah. Minsan kasi, alam mo, nasasayangan tayo sa mga bagay, sa mga tao, pero hindi natin alam na yun lang pala yung dapat nating gawin. Yung pagbitaw dun sa isang bagay na yun, sa isang tao na yun, na yun pala yung pumipigil sa atin para mag-heal, para mag-grow. Correct. Para maging masaya. Yun. Tama. Tsaka naniniwala ko dun sa ano, sinasabi ni... Ito, it may sound cliche, pero parang lagi nilang sinasabi na you let go of things to make space for new ones. Diba? You let go of for people to make things. Space for new ones. Yeah. For better things, yeah. For better people. Mm-hmm. Diba? Parang ganun sa buhay. So I think, yun nga yung isang benefit ng ano. Grabe naman, first question pa lang. Ang dami na nating natutunan kay Marcel. Oh my God. True. Kaya naman, kung kayo ay nakikinig ngayon, join the conversation ano at sumagot na kayo sa poll at Q&A ng Spotify if you're listening via your mobile device or pumunta na at mag-post sa Extra Sabaw on Facebook. Pwede rin kayo makipagkwentuhan sa GC natin, sa chat time, sa messenger. Nakapin yan sa Facebook group para makita nyo agad. And if you're enjoying this podcast and this episode at ang presence ni Marcelo dito sa podcast na ito, i-rate nyo na ang podcast na 5 stars dahil road to 500 ratings na tayo. Woohoo! And hit the follow button here sa Spotify pati na rin sa lumalagong pamilya natin sa social media. You can follow us at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube. And for more minutes of kwentuhan, dahil ngayon nga sobrang haba ng episode na enjoy namin usapin kay Marcelo, pumunta na kayo sa patreon.com/siligangsagabi for more kwentuhan with, of course, the Hugot Master, si Marcelo. Mag-subscribe na kayo for just 150 pesos per month. At ito si Marcelo, patron to. Huwag nyo inaano yun si yes. Marcelo, ha? Very, ano yan, supportive. Let's man. Go. So, if you want to have that kind of experience of advance ano kayo ng vidcast, pumunta na kayo sa Patreon, di ba? And speaking of Patreon, batiin na rin natin ang ating mga patrons na woo! Nandito sa ating listahan. Ano. Batiin na natin ang mga patrons sa mahal na mahal natin. Hello, Annalyn. Hello, Aiko from Singapore. Hi kay Chichi, kay Moy, kay Divine, kay Sam, kay Monica, kay Kima from Bay Area, California, USA. At kay Ozel Mark of Costa Rica. Isha! And hello din kay Vernice of Muntinlupa at kay Marcelo na nandito kasama namin ngayon. Hi, Marcelo! Live greeting. Live greeting. Hello. Thank you. Hello din kay Melay, kay Norly from USA, kay Jewel from Kuala Lumpur, kay Maan from Manitoba, Canada, kay Lester from Seattle, Washington, kay Apo Bangpo, kay Emma... At kay Emma, sorry. Last na pala si Emma. Hello din kay Sheriel, kay Maui, kay Miko from Dubai. Ayan, masipag yes. na mag-promote ng patrons correct. Natin si Miko. Si Tita Cesar from USA, si Belle Shane from Canada, and si oh. Sheila Marie from Earth. Ayan, from Earth, no? Tsaka si Fairy Ninang Carla from LA. Tsaka si Ate A, andyan. And yes. of course, at Dave. Si Dave, si Dave sa Saskatchewan. Hello sa inyong lahat. At sana ay dumami pa rin dumami ang ating mga Patreon patrons. Ano? So ngayon, yes. back to the episode. Speaking of ano, letting go, gusto ko rin malaman sa palagay nyo, like sa ating lahat o question sa ating lahat, meron ba okay. talagang best time to let go? Like kunwari si Mike sa work niya, paano niya nalaman na, ah, okay, last throw, okay na ako. Over and done. Si Isha, ay, ang sakit na ng ganito ko, ayoko na maglato. Ganun lang ba yung... ganun lang ba yung basis nun? Pero parang, mo, yun yung question ko. How do you know?
in terms of work, madali lang sa akin mag ano, hard stop. Yun yung natutunan ko ito during pandemic, yung hard stop. Mm. So, ganun sa work. Pero with regards to personal experiences, ako, ewan ko kung ma-weirdahan yung mga tao sa akin, pero gusto kong lamnamin na yung part na masakit. Yung gusto kong umiyak. Gusto ko pagdaanan yun. Sinisavor mo. Okay. Oo. Gusto ko siyang, kailangan maramdaman ko yung sakit. Kasi feeling ko, babalik-balikan ako nung pag pinilit ko siyang isara, yung door ng biglaan. Feeling ko, hindi ako fully healed. So gusto ko pagdaanan yung buong proseso. And then minsan magulat na ako, one day magising ako na, okay, I think okay na ako. Tapos, okay na. Mas madali na. Oo. Kesa yung pinitin ko yung sarili ko, forcing myself to close the door, mahirap for me. Mm-mm. I would rather cry it out. Pagdaanan ko, hindi ko bibilangin yung araw, basta alam ko darating sa point na magiging okay ako. Yun. So, yun. Okay. Hindi ako takot umiyak. Ganyan. So, sa'yo parang ano, gut feel. Gut feel kung kailan ka healed na, then that's the time na. Yeah. Siguro pag naiyak ko na, napiga ako na. Ah, okay. Gets. Naubos ka na. Yun. Oo. Pag naubos na ang damdamin. Kasi pag naubos na ako, I have more space to bring energy, good energy back to me. Kasi natatagal ko na yung bad energy. Ikaw, Mike, ano ang signal mo na, okay, time to let go? Ay, alam mo, kahapon, nanamnam ko yung kanta ni, Billie Eyelashes. Billie Eyelashes? Billie Crawford? Ano nga siya? Billie Crawford, no? Billie Eyelash? Eyelash ba siya? Ano siya? Billie Eilish. Eilish. Sa Eilish. Yung kanta ni Billie Eilish na yung sa Barbie. Di ba ang lungkot-lungkot ng song? Anong song yun? Ano ba yan? What Was I Made For? Yun na sa TikTok yan, Marcelo. Sobrang trending yan sa TikTok lately kasi nga nag-Barbie. Sige, check ko. Malungkot na song. Ah, yun. O, narinig ko na. Yes, oo, yan. Yung kanta yan sa Barbie. Yes. Kanta sa Barbie. Sa gusto, sa kagustuhan kong gumawa ng reels gamit ang kantang yon, no? Ginawan ko siya ng reels. Ano nangyari? Naging Spotify background. Ang kinuhaan ko yung dumadaang LRT. Dumadaang LRT. At ang mga jeepney sa baba. Tapos pinatungan ko ng song na yon ni Billie Eyelashes. Tapos syempre, naghanap ako ng quotable quotes na sasakto dun sa video na yun. TikTok. Tapos, ang nahanap ko sa Google, thanks to Google, ay once you stop learning, you start dying. True. Agree. Totoo. So, agree, I think yun yung point na sabi ko sa sarili ko, I have to close another chapter of my life with this company and I need to get back yun sa drive ko kasi parang medyo loose na yung loose thread na din loose thread. Hindi ko na alam kasi na loose na siya. Kumbaga feeling mo hindi ka na nag-learn as you'll much grow. As as before. Ang hirap nung hindi na ako nag-grow tapos na-feel ko na hindi talaga ako nag-grow. Kailan ba nag-grow? Kailan ba talaga nag-stop nag-grow? Totoo. Ikaw, Marcelo, bilang isang magaling na mag-advisor at saka hugot king, kailan ba dapat bumitaw? Ano ang sinyales? Ano naman iba-iba kasi tayo nung level ng kaya mong tiisin para doon sa isang tao, para doon sa isang pangarap, 'di ba? May mga tao na kaya mag-let go agad tulad ni Mike, 'di ba? Merong mga merong mga tao na hindi rin ba? Joke lang. Doon ka ba sa pangalawa? Yung sa parang ayun nga, meron naman mga tao na sobrang hirap na bumitaw kasi habang meron pa. Tulad na sabi ni Isha, 'di ba? Habang hindi pa siya nauubos hanggat abat hindi mo nararamdaman na nabigay mo na 'yung lahat. Doon mo lang masasabi na ay teka,
ano, sarili ko naman, kailangan ko nang bumitaw. Mm. So doon, depende siya doon sa kaya ng isang tao. Pero ako, sa personal na ano ko, kakayanan ko, matagal akong sumuko. Pero kapag sumuko na ako, in denial pa rin ako na sumuko ako. So nandun pa rin ako sa, kakapit pa rin ako, pero parang after ilang days, weeks, unti-unti ko nang natututunan yung tanggapin yung mga bagay-bagay na, ay, para naman sa ikabubuti ko to eh. Para naman to sa sarili ko eh. And nangyari na, lalo na kapag wala tayong control sa isang bagay na yun, doon natin kailangan aralin na tanggapin yung mga bagay-bagay. So, yun. Mahirap bumitaw. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero, yeah, pero hindi imposibleng mangyari. Agree. Oh, tama. Actually, so, ano rin eh. Go. Tuloy naman tayo. Parang noong nakaraang recording, Diyos ko, di tayo makadecide sino ang dadaan. Go, Mike. Hindi, baka mamaya sabihin na naman ni Marcelo, ang laswa ko eh. Hindi, wala akong sinabi. Walang judgment dito, kasi tayo lang naman dito. Hindi, sasabihin ko rin sana kanina na ano, ako din matagal din ako sumuko. Kaso pero pag nanggaling sa akin, parang malaswa na. Pag sinabi ko matagal din ako sumuko. Alam mo, nasa utak diba, yan. Hindi, nag-disclaimer na ako. Kasi ba, okay na sabihin na naman sa akin ni Marcelo. Ikaw na naman ang mababrand. Totoo. Pero, sorry, mabalik tayo. I agree kay Marcelo. It takes a lot of ano self-processing. Totoo. Alam mo yun, yung parang, yung tolerance mo talaga kung hanggang saan yung kaya mong, kasi yun nga, tama si Marcelo, may mga tao na will cling to the pinakamaliit na glimmer of hope na nakikita nila. Alam mo yun, yung may ganun talagang tao eh. Di ba? Na hindi talaga susuko hanggat may nakikita silang something. Pero minsan kasi, tayo as people, hindi natin alam ma-distinguish kung yun ba ay hope talaga, kung totoo ba yun or hindi. Di ba? May mga false hopes kasi. So parang, yun din yung tricky sa buhay ng tao. Kaya hindi natin masisi yung iba na talagang kapit sa ano sa pag-asa kahit na alam nila na baka mamaya walang patutunguhan. Mm-hmm. Kasi nga, hindi nila alam talaga if it's real or not, diba? Totoo. Nakaka-ano lang. Anyway. Correct. Tama yung sinabi ni Isha kanina na ano ko lang, nakalimutan ko sabihin na kailangan mong pagdaanan yung isang bagay, yung ma-experience yung pagbitaw, ganyan, sa mga bagay. Mm. Kasi yun yung magtuturo sa'yo kung paano mo haharapin yung mga another pagbitaw mo sa future. Tapos hanggang sa kaya mo na, yung tolerance mo tumataas na. So, dumadali na. True. Kesa naman sa lulukohin mo yung sarili mo na, hindi, okay lang. Lulukohin mo sarili mo na, hindi, sige, ano lang. Marami tayo kailangan ganyan. Huwag natin lukohin yung sarili natin. Niluloko yung mga sarili nila. Yung tibo ano, magsasamgyu pa ako ngayon kasi mag-gym naman ako bukas. Marami tayo kailangan ganyan. Anyway. Maraming salamat. And sad to say, but you have reached the end of episode 139 with Marcelo of Who Got Marcelo Podcast. Thank you so much for listening and we will talk to you again tomorrow sa special back-to-back episode with Marcelo dito sa Siligang sa Gabi, the podcast. Thank you, Marcelo. Guys. Thank you so much. Bye. Siligang sa Gabi is an original podcast produced, edited, laid out, and home-cooked by Jed, Isha, and Mike. Don't forget to follow us on Spotify to never miss an episode. Dahil may miss namin kayo. Are you tired of how divided society is? Do you believe in being open-minded as opposed to being closed-minded? Do you believe that we need to have empathy instead of intolerance when we talk to people that are different than us? Well then, you're part of the Hopeful Majority. My name is Manu Meal, and every week I host a show called The Hopeful Majority with Manu Meal, where we talk about building a new movement, an aspirational idea of how we move forward, not within party and political labels, but as people.